And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth asking him any more questions. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na muli namin pag-aaralan at kukuhaan ng aral, Panginoon, na malalim, na ito po'y aming magagamit sa aming buhay, Panginoon, especially kung kami mag-ututok at we'll do a lesson from here. We pray na kayo pong mauna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Apo na po. The last week ay parang ganito rin, di ba? Maalala nyo? Siya rin ay sinubukan siya. Okay? So, yung ano nga, you do err, not knowing the scripture. So, lesson natin doon, alamin natin scripture. Okay? Parang sinong ano dito? Ano ka na? Dentist na. Si Jana, ano lagi mo? Buhay. Doktor pa rin. Ano, doktor. Ito, doktor. Doktor ka pa rin ba? Hindi ka na mag-aaral. Magsipag ka. Doktor ka kunwari, dok. Ano bang ano? Bagay, pag doktor kasi ang hirap din eh. Sabi nga sa inyo, yung doktor, tinanong mo kasi ni-research ka rin. Ano bang masama ba yung itlog? Sabi. Bawal ka ng itlog muna, sabi sa akin, itlog. Eh, ni-research ko na yun. Kasi nagkamali daw kasi may mga mali eh. Yung dating finding, bawal ang itlog, mataas sa cholesterol. Pero yung mga mas later studies, hindi naman daw pala. So, ano ba yung sugdi natin, Dok? Sabi po kasi sa research, actually, yung mga prito lang, yun lang iwasan mo. Sabi po kanina. So, mahirap din ang doktor. Pero may mga basics, di ba? Ang kailangan, alam nyo. So, ano ba yung dapat basic alam ng doktor? Huwag manigarilyo. Masama yan. Okay, huwag magpuyat. Okay? Huwag abusuin yung katawan. Okay? Marami silang inaabisado actually. Mga gamot lang eh. Eh, di ba makakalimutan mo yung gamot? Abisado nila yun. Dati nakamangha ako dun eh. Pero ganun talaga. Inaabisado yan. Okay, ngayon, kung sila kinakabisado nila yung bagay na kasi yun ang appertain sa kanila eh. Doktor ka, dapat alam mo to. Okay, pag engineer ka, alam mo yung math. Pag gumagawa ka ng aircon, hindi mo, nga mo nagkaganito po. Diba? O kaya nagmaano ka dyan. Eh, bakit ito tabingi? Hindi mo ba alam pa yung padiretsuin? May mga basic na yung iba, hindi natin kailangan malaman. Pero yung pag-Christ, kahit na hindi ka Kristiyano, diba? Ang pinag-usapan dito, religion, tapos hindi mo alam. Nagbibida ka pa. So, isa yan sa mga tandaan natin. Huwag tayong bara-bara, lalo na sa Bible. So, tapos masabihan ka, hindi mo kasi alam, kasi hindi mo alam yung Bible eh. Okay, yun yung parang message natin last time. At tapos tayo sa pinakilala, ang pinakilala niya ang Diyos. No? Kilala natin ng Diyos, pero hindi lubos. Lalo na itong mga ito, nagkamali na. Dito din ba yung ano? Ayan nga. Kala nila, kinakasal pa doon. Eh, hindi naman sila niniwala doon. So, kaya pinakilala ng Diyos, para sa iba, kapag sa mga nagkakamali, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi patay. Okay, ito tayo natapos last week. And sabi niya sa 33, and when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. Importante yan. Alam niyo ba yung mga doktrina na minsan ay nasa Bible, nakakamangha talaga. Kasi again, ang tao ay madalas, minsan ang philosophy natin, ang ating kagustuhan, taliwa sa gusto ng Diyos eh. So ngayon, pag nasanay tayo ng ano yung ginagawa natin, malalaman mo sa Bible, ganito pala yung sinasabi, minsan mamangha ka. So i-expect nyo yun, ako kahit ngayon, dahil ko pa rin nagugulat pa rin ako eh. Mga natutunan ko eh. Alam nyo bang si, alam ko, nabasa ko na yung ilang beses yung Nehemiah eh. Tapos, anong ginawa ni Nehemiah? Tapos ka na doon, sabi mo, di ba? Sa mga kulit na, ano, na Israelite. Ano yung mga kamangha doon? Kaya, sino natapos na dyan? Parang nabasa ko na dati, pero hindi ko naalala ng ganun eh. Yung iba pala, pinagkukutosan niya yung mga ano eh.
Di, at alam, nabasa ko ba't ngayon? Ngayon ko lang na... Ayun, okay, no? Talagang galit na galit siya, hindi ibig sabihin tama. Anyway, ano pa? So, maraming mga bagay sa Bible na mamanga ka. So, again, alamin mo yung tama doon at mali. Hindi ibig sabihin na mamanga ka, tama. Ngayon, matapos na tayo sa chapter, yung mga Pharisee na naman, okay, nasabi ng mga Pharisee. So, yung kanina, sino yung mga, anong grupo yon? Yung last time, nagtanong? Sa angel, saka yung ano? Sadducees, di ba? Hindi sila iniwala sa resurrection, pero ang tanong nila about resurrection. So, medyo may duplicity. Ingatan nyo yun. Ngayon, yung mga Pharisee, alam nila, mga galing Sadducee, ay nalaman nila na napatahimik. So, again, ano yung napatahimik? Kahit ikaw mismo, mga bata, pag napatahimik ako na, again, nag-irarason na kayo, eh, magkala nyo, matanda na kayo, magaling na kayo, eh, mas magaling pala yung magulang, yung napa, ay, tama pala si nanay, di tahimik ka, di ba? Yung pagiging ano, yung nasa silence ka, yan ay sign na ano, may either may hindi ka alam, o nakita mo na ikaw yung mas magaling yung nagpa-silence sa'yo. Kasi nagrarason ka rin, kaso napahinto ka kasi wala eh. Superior siya, di ba? Isa yan sa mga bagay nung nagbinabasa ko yung New Testament, talagang gustong-gusto ko eh. Galing ang Panginoon. Hindi pala siya sinasabi ng iba na giniloloko, di ba? Ah, naniniwala ka kay Jesus, naniniwala ka rin kay Santa Claus, no? Yung mga ganun. Parang ginagawa tayong bobo. Pero kaya ito gustong-gusto ko sa gospel. Yung mga panahon na ganito na magaling pala kayo, ha? Ngayon, anong ginawa nila? So ito, ano mangyayari sa'yo pag ikaw medyo spiritual ka? Di ba pagkakaisahan ka? So, ito mga tayo yung ginagawa. Ibig sabihin, nag-gather na. Ibig dali, ibang klase to, di ba? So, di natin, natin kaya to. Kasi kala natin, tayo na kaya marunong eh. So, yan. So, ibig sabihin, ang lesson lang dito sa verse 34, paghandaan nyo to. Huwag kayong magulat na pinagkakaisahan ka pag ikaw ay godly person, godly Christian. Pagkakaisahan ka, normal yun. Parang hindi ka na magulat. Okay? Ginawa kay Jesus yun, ginawa yung kay Paul. Gagawin sa atin yun. So, ngayon, may sumubok ulit, no? So napahiya yung mga Sadducees. Hindi, mas magaling ako dyan. Ako, ano ako eh, Pharisee na ako. Abogado pa ako. Sige. Ano yung, bigyan natin ng pansin to mga tinatanong, ha? Anong sabi? Ganun ulit, di ba? Tempting him. Tama ba ganun din yung last time? Ganyan din eh. Tingnan natin, ha? Ito. Hindi, nasa na yun? Sa iba. Ito. Ito. Ayan. Yung sa last week pa. Okay, about the... yung Caesar. No, tinempe. Ito, tetempe ulit. Sabi daw, okay lang mo mag-tempt ng tao? Ano ba yung tempt sa Bible? Tinetempt mo ko eh, ha? Dalawa yan. Isa yung pagsubok, isa yung inuudyokan mo na gawin yung hindi niya dapat gawin. Okay? So yung sa James, temptation, pagsubok yun. Okay? Napansin ko yun sa bayo. So King James, anyway. So dito, obviously, siya ay tinetem siya. Ibig sabihin, inuudyokan siya na hindi gawin yung hindi niya dapat gawin. No? O, sa context na to, yung magsalita siya ng hindi tama. Bakit? Kasi pag, mali ka naman eh. So mawala integrity mo kahit sa atin ngayon. Ganun yan. Napansin niyo yung mga politician, ano yung gagawin ng kalaban. So, we criticize para yung isip ng tao, ganyan pala si Duterte, oh. Bigyan yung candy. Candy, kape. Wala na? Kape. Okay, so anyway, tinempt na naman siya. In a question, okay? Anong tanong daw? Pakibasa nga po. Let's go. Master, which is the great commandment
in the law. Okay, sabi ni Jesus, sige, let's go. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Okay. So this is the first and great commandment. The second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ngayon, hindi pala tayo natapos doon. Okay, meron pa tayo next week. Hindi. Pusin natin ngayon. So, ano nangyari dito? So, naangkatemp ba yun? What is the greatest commandment? Ano yung trickery doon? Sige nga. Kung ano. Oh, sige. Hindi ba yung ano yung... Bakit tinatanong yung greatest? Sinabi niyo po parang ano, ay greatest ba? Tinatanong sa kanya ano yung greatest? Kung gano'n siya kang... Tapos to, kasi lumala ko kayo sa kanya. Kasi kala kasi bakit kailang, bakit dito kaya yung ano, hindi sinabi dito eh. Pero kung na-experience nyo na to, hindi ito mahirap intindihin. Bakit siya, anong tempting doon sa tanungin ka sa first commandment? Yeah, sige, bigyan ng time, sige. Bakit yun? Isipin nyo, ba, tinanong na ba kayo yan? Tinanong na yun eh. Hindi, bakit nga yun ang tanong? Ano yung sample? Ano yung tempting doon? Ano yung medyo pang-trap doon? Kung alam ba talaga? Okay. Pwede, no? So, sinusubukan siya ngayon. Ano yung maling sagot dito? Diba? Ano yung... Ano sa palagay ina-expect nila? Ano yung maling sagot dito? Kung isagot niya yung natin yung commandment. Okay. Ipipin siya doon kung magsagot siya kung kahit alin doon. Sabi, yung iba. Yan. Exactly. Ito yan. Alam niyo, kanina lang, ito yung pinag-iisipan ko. Bakit yung iba, pag ayaw nila sa'yo, nagtatanong sila, yung tanong nila, kahit anong sagot mo, mali ka. Diba? Isa to sa mga example, diba? So, pag hindi mo talaga alam, or sabi natin, medyo tama ka pero, nasilip ko, kulang ka, ang bibigyan din nila yung pagkukulang mo, di ba? Pansin nyo yun? Pansin nyo yun? Kasi, hindi tayo dapat ignorante dyan. No? Hindi ko sinabing lahat ng tao, isipin nyo, kalaban, hindi ganun. Pero, meron talagang kakalabanin ka. Hindi yan, ano, hindi yan bago dapat sa atin. So ngayon, ang galing ng Panginoon kasi sinakyan niya at ginawa niya yung pagkakataon, opportunity para magturo din sa atin. At exactly yung sagot niya, ngayon ano sabihin mo doon? Yun ang maganda eh. Yun ang totoo. Alam niyo, yung tama yun, 10 commandments, sino kaya pipiliin doon? Hindi lang 10 yun. Siyempre, 10 lang yung sinulat talaga sa bato. Pero after noon, ang dami yung sinulat eh. Nakalimutan yung number. Hundreds, parang 200 plus. Kasama yung kinukwis nyo, yung thou shalt not see the kid in his mother's milk. Kasama yun, nasa bilang yun. May dalawang beses ulit yun. Okay? So, pag inano mo yun, sino kaya yung maganda dito? So, kaya ito maganda to. Sinummarize siya ngayon. At actually, yung pinaka talaga, yung mahalin mong Diyos, di ba? Higit sa lahat. Pero, hindi niya kinalimutan yung equivalent doon, yung mas kailangan natin, relevant sa ating mga tao, kasi ang daling mag-pontificate nga, mahal ko ang Diyos. Kasi binasa ko yung Bible, inintindi mo ba? Ngayon, again, ngayon, binabasa niyo yung Bible, ito sinusubukan ko, sabi ko. Pag binasa niyo yung Bible, hindi niyo na-check, hindi niyo na-fulfill, okay lang yun, sulat niyo lang. Kasi record lang yun eh. Para next time, makikita mo yung ano mo, study habits mo, hindi pa nga study, reading habits mo, hoy, medyo ano ako, medyo kailangan kong ano, medyo kailangan kong, alam mo na, bawasan yung TV, bawasan yung internet, di ba? Kaya natin ginagawa yan. Para makasanayan na natin, panalo kayo pag alam nyo yung Bible. Iba pa yung aral, ha? So, bakit yung sabi yun? Yan, so, okay? So, anong first commandment? Magsinungaling ka o sabihin ng iba, sa tao,
Ako nagbabasa ako ng Bible. Anong mas ano doon? Yung magbasa ka o yung mag sabi ka ng totoo? Siyempre, magsabi ng totoo, di ba? Ano ngayon, binasa mo, inintindi mo ba? Kaya nga may quiz din tayo. Kaya minsan dito, tinatanong ko din kayo, so nagkakaalaman tayo. So, pero pag tinignan mo yan, ano mas yung mas mahalaga pa doon? Siyempre, pag mahal mo ang Diyos, wala nang ihigit doon kasi kaya nga tayo ginawa according to Revelations 4, di ba? For His pleasure, He hath created us. So ngayon, ano ba gusto niya sa atin? Ano ba yung bagay na talagang makikita na mahal mo rin ng Diyos at di pwedeng pikiin ng Diyos, di pwedeng pikiin yung mga tao? Pag mahal mo rin yung creation niya, again, hindi lahat ng tao. May mga taong reprobate, galita, kalaban natin yan, okay, huwag nga maniniwala sa iba. Eh, di mo ako mahal eh, ba't di mo mahal? Ano ngayon? Sinabi ba ng Diyos, mahalin lahat? Kasi sabihin niya, oo, kasi nabulag sila eh. Di totoo yun. Okay? So, kailangan niyan is thy neighbor at sabihin nun, ngayon, kapwa-tao mo. Pero may exemption dyan. So, again, di naman pwedeng isaksak lahat sa isang verse ang lahat ng bagay. Pero, ayun na yun. So, by default, mahalin mo lahat ng kapwa mo. Yan ay magpapakita naman kung gano'n mo rin kamahal ang Diyos. Okay? So, again, exception yung reprobate, exception yung talaga inaasal ka na, yung magnanakaw dito, nakaw mo na kami, sige. Mahal kita eh. Yung mga ganun eh. Yung mga ganun talaga binibida eh. Diba, alam nyo ba yung ano, yung ako nalang tirahin, pero talagang pinag-iisipan ko to, parang ano to, parang showbiz eh. Alam nyo ba yun, yung na-rape daw yung, na-rape daw siya, tapos pinatawad niya. Tapos, hindi, hindi mo alam anong hindi ko alam anong isipin ko dun eh. Ano magkakaroon ng lakas ng loob yung ano eh, di ba? Okay lang pala yun eh. Uy, patawarin mo ako. Di ba? So again, maraming bagay na na-abuse. So pero bigyang diin natin dito kung paano hinandle ng Panginoon to, ganun din tayo dapat. Obviously, may mga bata, hindi nyo agad makukuha yan. Paunti-unti lang, paunti-unti. Paunti-unti lang, line by line, precept by precept. Aralin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos, sarili nyo, tsaka dito, makinig kayo, ano kayang interpretation dyan. Okay? So, nakuha nyo ba yun? Mahalin nyo ang ibang tao, mahalin nyo ang Diyos higit sa lahat. Okay? On this, ito yung magandang verse dito eh. Ang paganda nito. Ay, basa nga ulit. Ready, go. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ano yung sabihin ng hang? Alam ko yung computer, bisa nag-hang, ha? Ayaw natin. Ano yung sabihin ng nag-hang? Nakahang? Kumapit. Kasama. Kasama. Okay. Tama yun. Ano sabi mo? Kumapit. Kasama. Medyo gusto ko yung kasama. Ibig sabihin kasi ito parang sa timbangan, di ba? Sa timbangan. O doon, nagkakaano yun, di ba? Pag sinamahan mo ng mabigat yun, hindi naman dapat kasama doon. Yung bigat noon, hindi tapat, di ba? Ibig sabihin lang nito, lahat ng mga sinabi sa commandments, bakit tayo, anong commandments? Sige nga, anong paborito mong commandment bukod sa nabanggit? Love the Lord your God. Bukod nga sa nabanggit eh. Obey your Old Testament. Okay, obey your parents. Well, Stephen, anong gusto mong commandment? Bilis. Tagal. Peter, commandment sa Old Testament na lang. Kahit isa. Kahit isa. Sampo yung kinabisado niya eh. Oh. Oh, huwag kang papatay. Covet. Paborito niyo ba yun? No. Inisa-isa niyo na lang. Outside ng ano, Ten Commandments. Nahirapan si John. Outside ng Ten Commandments. Ano ba ba? Dami nun. Unequally yoke. Okay, sa New Testament, be not unequally yoke with unbelievers.
lang. Kasi okay, di ba? Pag ikaw ay, ano, pag ikaw ay judge, ikaw ay ruler, huwag kang mag-take ng gift na libre sa mga constituent mo na mga pervert yung ano mo. Ama, di ba? Ano ba? Okay, obey. Masyado ka rin, general. Kahirapan siya. Sige, sige. Honesty. Honesty. Amen. Huwag kang magsinungaling, basically. Oh, pag ano na lang, bigyan kita ng clue. Oh, pag may nagnakaw, anong kailangan mong gawin? So, again. Amen. Paggabi, tsaka nang himasok, patayin mo dapat. Depensa mo yung pamilya mo. So napakarami, pero ayeto, sama rin yun. Bakit kailangan mong gawin yun? Yung gusto kong lumabas eh. O sige nga, anong bakit mo kailangan patayin? Kasi, anong kinalaman nun sa mahalin mong kapwa mo at mahalin mong Diyos? Eh, mahalin ang kapwa eh. Mahalin mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, di ba? Walang laban yan eh. Isa sa mga obligasyon mo bilang ama ng tahanan, protektahan mo sila. Marami si Raulo. Handa mo yung sarili mo, tinuturo sa Bible yun. Kung mahal mo yung dapat mong mahalin, kabilang yan talaga, makipag-gera minsan. Kailangan mong makigera. Hindi madalas, pero minsan kailangan. Okay? So, sino pa yung medyo kakaiba yung sagot? Sino man yung sabi niya? Ay, mutang ko tuloy. Offer. Sige, tama. O bakit mo kailangan mag-offer sa Diyos? Ay, pero, yun, medyo madali. Medyo madaling ipasok. Eh, sa kapwa, pasang papasok sa kapwa eh, pag nag-offer ka sa Diyos? Ha? Magiging model, pwede yun. Ano pa? Sa sarili mo lang yun, eh sa iba. Anong pakinabang nung iba pag nag-offer ka sa Diyos? Na dapat ka mag-offer, nag-offer ka. Yun. Tama yun, di ba? Pag natuwa yung Diyos sa bansa nyo, oh, bliness yung, di ba? So parang minahal mo yung Diyos, minahal mo yung kapwa, yung totoo yun. Oh, huwag kang magkalat. Yung tayo, ano, sa ano, pero yung ibang tao kasi, damay-damay lahat. Ano ba yung nabanggit? Nabanggit? Na, ano? Lahat yan, actually. Sinubukan ko na yan, eh. Lahat yan may kinalaman sa Diyos at sa kapwa mo tao. Dahil lang tao, medyo normal sa atin, mga baka sarili nga, so gagawa ka ng bagay na hindi nakakabuti sa iba. Pero pag mahal mo yung ibang tao, automatic yun. Hindi mo sila sasaktan, hindi mo sila gagawa ng mali, gagawa mo sila ng mabuti. Okay, ay yung ano pala, yung ano. Ito yung mga mahirap sa Old Testament, sabi nila. Yun nga, yung kanina. Thou shalt not see the kid on his mother's milk. Ang narapan ko ng interpretation niya, talagang sari-sari sila eh. Hindi maintindihan kung bakit nga ba, anong kinalaman nun? Eh kung dun mo, kung pakuluan mo dun sa gatas ng ibang ano, okay lang. Ang hirap eh, no? Huwagin natin yun kasi mahirap. May interpretation dun yung iba pero may kinalaman pa rin yun. May parang, kunwari ko, papatayin ka tapos yung di ba yung goat tapos isisiga ka sarili mong ano nanay mo gatas ng nanay mo, so parang may symbolism siya, hindi maganda. So ano yung pwede nating i-relate doon? Masyadol, ano, ano ba yung isang may church na ano eh, medyo na pariwala yung pastor. So, medyo kahit paano, protektahan yung dahil doon sa family niya, hindi na siya pinahiya. Mga ganun. So, parang ganun sinasabi nun eh. May mga pagkakataon na pwede mo namang hindi siga sa sariling mantika. Ibang idiom pa yun. Pero, okay? So, ano pa? Sabi nila, ito, isa pang pinaka-weird, yung ano din, yung
yung damit daw, huwag mong paghaluin yung woolen tsaka yung linen. Anong kinalaman nun na naman? So parang wala. So again, mga pag ganun, spiritual ang application nun. Sabi ng iba is huwag mong paghaluin yung works and salvation, so high grace. Okay, so yun yun ha, tandaan nyo yun. Kung gusto nyo ng summary, nandito na. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni prophet, ganyan-ganyan. Okay? Ayun nga, si Nehemiah, nung pinagkukutosan niya yung mga tao. Obviously, parang message kasi nun eh. Kasi sinasabi niya, magpinuna kayo, parang ganun. Nag-asawa kayo ng ano, nagpinahiwalay, tapos nag-asawa ulit ng hindi mananampalataya. So, ibig sabihin nun, parang sabi nyo natin kanina, pag maayos yung iba, damay-damay yun, yung iba ay makapaayos din. At yung kabaliktad nung first is totoo din. Pag masama ka, mapahamak yung iba. Okay, naintindihan ba yun? Yun yun. Kahit pag may man, hindi kayo maintindihan sa Old Testament, yun yun. May kinalaman lagi yun sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Kapwa mo tao na hindi reprobate. Ngayon, ito na, last. Tapusin na natin ito. Matthew 22. So, hindi natapos doon. Nag-gather ulit. So, nag-meeting ulit. Time out. wala masagot eh. Ano kaya tatanong natin dito? Okay, so ito na naman. Sabi dyan, ano yung next yung tinanong? Sino ba ang Kristo? Ano sa palagay mo? Kanino siyang anak? Sorry. Siya pala yung nagtanong. Okay, siya na yung nagtanong. Bakit? Para patas. Hindi. No, ito to. Kunwari, nabanggit natin ito lagi. So, pag tinatanong mo yung tao, they open up to their own assumption. So, ayaw mong bigyan sila ng idea na, sige, kayo lang magtanong sa akin, kayo lang magtanong. So, para hindi lang equal, isa yun, equal, tsaka para natututo rin tayo. Okay, nakita nyo yung mga tanong nyo, puro mali, sablay, puro templang, ano naman, nasasagot ko naman, ako naman magtatanong. So, tsaka idadaan nyo dito yung isang napaka-importanting turo, katuruan sa Bible. Okay? Yung katuruan about the Christ. Sa Hebrew ay Messiah. So, ano bang katuruan sa Bible ng Messiah? So, noong unang panahon pa, Old Testament, Genesis, and then lahat ng book of sa Deuteronomy, no, may pastor na nag-preach, lahat ng Bible, lahat ng book, andun ang Jesus, andun si Jesus, ang Christ, na lagi siyang pinapahiwatig, lahat, okay? So, siya ang team ng Bible, tandaan niyo, anong team ng Bible? Lahat ng Bible, Jesus. Pwede rin salvation through Jesus Christ. Pero pag salvation, medyo nakafocus ayun sa save eh, sa mga tao. So, hindi rin. So, Jesus Christ. Jesus talaga yung pinaka-team. Isang tagapagligtas siya, pero mapapurihan din siya at siya ay Diyos. Ngayon, kaya yun ang tanong niya sa'yo. O, sino ba si Kristo? So, pwede niyong gamitin yung soul winning pag itong pag nasesense niyo na yung tao ay puro Kristo-Kristo din. Okay, pero alam mo na, Catholic. So, may idea ka kung ano sino si Kristo sa kanila. I believe, karamihan dyan, religious figure lang. Sila, kaya tanongin mo yan, sino ba si Kristo sa palagay mo? Ha? At dito sa ito, mayroon na siyang binabalak dito, eh, di ba? Kanino siyang anak? So, again, pag nagbasa tayo ng Old Testament, ano yung madalas yung nababasa? Sino ba tong taong to? Si David. Siya po ay anak ni Jesse, di ba? Lahat doon, si Joshua, the son of? Nan. Si Moses. Parang nickname lang. Sikat kasi si Moses eh. Parang naging nickname or surname. Ha? Huh? Pag sinabi yung Stephen Sambo, ay, anak ni Sambo yan. Sino bang sikat? Si
Si Caleb, son of? Yan, Japone. Diba? Kasi may isa pang Caleb eh. Sino pa? Jeremiah, son of? Sina si Jeremiah na? Kalimutan ko rin. Hilkiah ba? Tingnan nyo. Sino pa? Diba, especially yung mga maraming kapangalan. Hilkiah. Hilkiah. Ano sabi ko kanina? Tama. Yes. Isaiah, son of? Basta yun. Si Benaya. Binabasa ko last time eh. Dalawa rin yung Benaya eh. Ayun na yun. Amos, hindi ah. Okay. So bakit importante yung tatay mo? Hindi lang sa apelido mo, kung sino ka. Diba? Sino ba tong taong to? Bakit ang tapang nitong David na to? Kilala ko ba yung tatay nito, di ba? Kasi pag kilala ko, yun pala yung tatay mo. Magaling talaga yan. Ayan pala yung tatay mo, kaya filosofo ka rin. Babaero ka din, di ba? Totoo yun. Pag minsan naman, nanay. Pero sa Bible, puro tatay. At yung mga maayos na, especially yung mga hari, madalas, di ba, tinutukoy silang son of David. Para niya-attach sila dun sa sikat, hindi lang sikat na hari, but righteous king. To some degree, di ba? So, kaya tinanong ng Panginoon, eh, kaninong anak ba yung Messiah na yan? Di ba? So, parang magkaalaman, kilala ba nila yung Messiah? May na-watch out ba nila? Itong Messiah, yung Kristo, pag yan ay dumating, makikilala ba natin? Baka na tayo pakialam. Di ba? Kaya ngayon, ano sinabi nila? Okay? Hindi sumagot. Okay? Kasi parang nakikita nila yung pattern eh. Diba? Ang galing nito yung tao to. Huwag na lang kaya ito sumagot. Diba? So, sinabi niya na ngayon. Okay? They say unto him, son of David. Parang mali ito ah. May red letter ba kayo? Naka-red ba yung day dapat? Tingnan nyo, Matthew 22. Hindi, di ba? Mali lang yung ano ko. Yung aking... Sila sumagot eh, di ba? Sabi ko eh. Okay, wala nga. Yan, 42. Okay, so yung nagsabi, sila pala, okay? What thing is... So sabi nila, son of David. So tama naman yun. Diba? Kasi, bakit? Kasi ang sabi sa son of David, ano? Diba yung sabi kay David, nung pinangako kay David noon, ang iyong kaharian ay hindi matatapos. So, alam nila noon, parang hindi matatapos. Siyempre, yung pinapangako matagal na yung Messiah, manggagaling yung kay David. At pag siya na naghari, ayun, wala nang katapusan yun. So, tama yung sagot nila, okay? Kaso, may follow-up question si Jesus. Nasabi niya, he said unto them, how then that David in spirit call him Lord? Okay, saan ba yan? Sa Psalms. Alam niyo ba yan? Meron ba dito yan? Wala, ang galing yung Bible ko. Talaga ano ko eh, puro text lang eh. Tingnan niyo sa Bible niyo, anong Psalms yan? Psalms 110. Okay, so sinasabi lang doon ay... Sige, pakibasa rin. 110:1. Ganito lang din naman yung sinabi dun eh. 110. The Lord said unto my Lord, sit okay. Thou at my right hand until I make thy enemies thy footstool. Okay, so sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, the Lord said unto my Lord. So, ilang bang Lord? Ilang ko din ha, para sigurado.
The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. So nagkaiba lang yung till tsaka yung until. Isa lang yun. Okay? So sinabi ng Panginoon sa Panginoon, okay? Tsaka sinasabi dyan, oh, binabanggit na tinutukoy yung Messiah talaga. Diba sabi sa verse 2, the Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. So sino yun? Yung matagal na pinangakong hari. Okay? So ang tanong nga naman, kung anak siya ni David, bakit ang tawag sa kanya ng ng David ay Lord? So magandang tanong, di ba? So ibig sabihin ito, ano yun? So again, kagaya ng maraming naaaral natin sa Bible, meron ka ng alam eh. Pero pag binabasa mo siya, nasusubok yung alam mo, hindi naman kinokontra, pero lalong dinadagdagan. Tulad nung iba, medyo basic ha. Si Kristo ay tao, alam natin yun, kasi pinako nga siya, namatay eh. Pero later, malalaman mo siya pala yung Diyos. Naging tao lang. Naging tao lang, okay? So nadagdagan yung kalaman mo, hindi necessarily na nabasura yung dati mong nalalaman. So ngayon dito, ang tinuturo niya sa atin ay, ang Kristo pala ay anak ni David, pero siya ay Panginoon din ni David. So ang tanong niya ngayon, eh, bakit na tinawag na Lord kung kanyang son? So hindi na nakasagot, pero ang sagot lang dito is parehong tama. Okay? Anak niya ni David in a sense na doon siya nanggaling yung lineage niya. Pero again, hindi siya anak ng tao sa in a whole sense. So kalahati lang kay Mary lang. Okay? So pero siya ay Panginoon, siya ay Diyos. So pwede rin siya tawagin Lord. Okay? May question ba doon? Wala, di ba? So parehong tama. Ang napakita lang dito sa atin, pag inaaral natin to, hindi alam ng tao, ibig sabihin, medyo limitado yung pangunawa even ng mga Pharisees. Hindi mali na rinig, kulang. Kulang yung pangunawa nila. Okay, kulang. At hindi nila naiintindihan yung mga bagay-bagay sa Bible. Okay, so, napakarami patong-patong yung lesson. Yung una, hindi nila alam. Pangalawa, pwede rin tayo. Pwede madagdagan yung ating mga kaalaman pag tayo ay nag-aaral pa at nag-aaral pa. So, pangatlo is, na may mga bagay, especially sa katawan ng Panginoon, na hindi siya limitado sa ganun, na anak ka lang nito, there's nothing more. Hindi yun, laging argumento ng mga INC, eh, tao nga siya eh, hindi siya Diyos. So, kalahating tama lang sila. So, hindi pa rin tama. Dahil sa malinaw na Diyos, o Diyos din siya. Ay, hindi siya, ano kasi, ang sabi niya, ang Diyos ay hindi tao. Kaso, pag siya ang naging tao, kaya niya yun. Kaya yung diferensya. Pag nag-stay ka lang sa isang side, hindi mo maintindihan yung kabuuan. Okay? Amen. Ganun yun, ha? So, patong-patong yung blessing dito, eh. So, ganun yun. Ngayon, ang pinakahuli na dito, and no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more question. Parang nangyari na dito yun, eh. Tama ba yun? O sa ibang ano yun? Hindi, doon ganun din sa Caesar, eh. Ah, hindi pa. Alam ko sa isang gospel, ganun. Anyway, so anong blessing dito? So parang tayo. Alam nyo ba, mga Kristiyano, isa sa mga gagawin sa inyo, ibang tao, kung ano, mga pastor, hindi nyo nakayan eh. So, susubukin nila kayo. Okay, itong si, ano, gatatoba to si Jamie, baka ano lang to. Wala to, mahina to, pag niligawan to ng believer, pag pogi, atanggihan niya yan. Pero pag pogi na, mayaman pa, sige na. Mabait pa, no? Pero hindi Kristiyano. Pero lahat na, ano. No, bibigay ito. Ah, ganun. Pwede mo siya lang, eh. Paano ang ayaw? Di ba? Paano ang ayaw? Madalas nangyayari yun. Ayaw talaga. Di ba? Tayo, marami tayo sinesyaran dyan. Oh, ayaw. Hindi, okay lang yan. Baka, ano, mag-boyfriend muna kami ngayon. Baka after 10 years, or... Hindi, mali yun. Compromise yun, okay? So, susubukan kayo ni Stephen. Kaya lang to, ano, kasi anak ng pastor, eh. Subukan natin, ano, to. Tuksoy natin, no?
pakita natin masaya dito sa labas kasi paglaki nyo, wala. Di ba? Hindi mo pwedeng bantayan lagi, di ba? Ah, Stephen, ano to? Puro Bible to. Hindi, subukan natin. Susubukan ka. Ano mangyayari? Kasi alam nila na hindi ka pa ganun. Di ba? Wala ka ba doon sa stage or maturity na hindi ka nabibigay. Pero, parang sinasabi sa atin dito, pag napatunayan nila, parang ayaw talaga eh. Nahayaan ka na nila. Dos. Sige na nga, diyan. Yun ang totoo. Kaya sabi mo, hindi, oh, natetempt na talaga ako eh. Hindi niyo ako naintindihan. Natetempt na ako. Kaya bibigay na ako. Naintindihan kita. Nasa Bible yan eh. Pero huwag mo sabihin, hindi, paano kung itempt pa ako ng, ano, pabipigil ako pa ito na ilang taon? Hindi ganun. Sabi dito, darating yung panahon, pag talagang you stand your ground, hindi naman magtatapos din yan. Huwag mo isipin na, sige na nga, bumigay na ako kasi bibigay din sila. Sila yung bibigay. Pag pinakita mo talaga yung ano mo, ayoko eh. Diba? Yun yun. Okay? So, actually, makikita natin dito later na mayroon pa rin nagtanong sa kanya kung doon nagkakamali. Mayroon pa ba? Parang wala na. Wala na nga. Yung mga disciples na yun. Yung mga disciple na. End times 24. Wala na nga, puro disciple na. Pero siya ay, siya ay ano na, no? Ibang klaseng pagsubok na, physically na siya. Okay, so question. Patapos na Mateo. Ilan na lang? Six chapter na lang. So, nagkatapos ito, yung mga end times na, tapos mga turo niya na, mga last na pahihabilin niya na, crucifixion, tapos na tayo. Masaya ba? Amen. Parang bilis lang, pero ilang taon na tayo. Ang tanong? Ibig sabi kaya niya, binalik yung tanong, hindi sinagotagan kasi alam niya may mali yung tanong. Oh, diba? Yun yung lagi sinasabi sa inyo. Totoo yun. Bakit mo tatanungin? Nito, ako nga nagtatanong sa inyo. Madalas ano sa atin eh. Oh, sagutin mo ako, ha? Ganito. Oh, ba't mo ako tatanungin? Ikaw tinatanong ko, di ba? So, minsan okay lang din yun, pero minsan hindi eh. Kasi maling-mali nga yung tanong mo. Bakit kita sasagutin sa according to your folly? So, may mga panahon na gano'n. Ngayon, pag malinaw naman yung tanong at nakita mo, nagtatanong siya ka, para malaman kung ano yung dapat niya malaman. Okay lang naman. Kunwari, sa atin, di ba? Nag-share tayo. Biglang ising. Ito sa church ba kayo? Di ba? Normal lang yun. Kaya sabihin mo agad. Wala ka tayong ano dun. Secret. Mamaya na. Ano ka? Networking. Ano? Secret muna. Mamaya na. Patamusin muna ako. Normal lang yun. Nagtanong sila. Saan ka ba? Baptist. Alam niyo po ba yun? Binilayag yung tanong eh. Kasi nga, may background siya. Mamaya ano ko pa. Kung wala, okay? Naalala ko tali si tatay. Tatay. Si ano? Alam ba, John 316? Alam ba, John 316? Tatay ano? Pangalan nun? Asawa niya, friend din na mami. Tinta niya na alam natin. Okay. Okay, next time, Mateo 23. Nako, ano yung Mateo 23 sikat? The Hypocrite Chapter ata ito eh. Tama. This is the Hypocrite Chapter. Paulit-ulit, sinabi ng Panginoon. You Hypocrite. Mateo 23 ah. Kaya punta kayo next week ha. Amen. Huwag kayong Hypocrite. Amen. Yan. Okay, lahat ng tanong. Let's pray. Paano, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na ito po sa Book of Mateo, mga last challenges sa kanila ng mga, sabihin natin yung mga matalino, Panginoon, sa laman, matalino sa sanlibutan,
Nakita namin na superior, far superior yung pangunawa, Panginoon. Di lang yung Panginoon, dinadala nyo kami sa dapat namin palagyan. At pinapasimple nyo, Panginoon, yung mga komplikadong bagay minsan para sa aming benefit. Pero papasarami kami dito, Panginoon. Matuto kami, Panginoon. Magtiwala lagi kami kayo ng superiors, hindi lang sa aral, katalino, but especially sa mismong spirit na aming pinag-aaralan. Ito yung especially applicable sa amin, regardless, Panginoon, kung gaano kami katanda, kabata. So, magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa aming church, Panginoon. Magpapatuloy kami sa aming pray for our soul-winning marathon this Saturday. At fellowship din po, Panginoon. Magkaroon ng mas fellowship at maraming rin maligtas din, Panginoon. We pray for Jeneline, Lord, and ng asawa, Panginoon, na sila yung makapagbigay ng panahon sa mga importanteng bagay din, na we pray for their condition, Panginoon, na medyo mahirap, wala silang sariling tiran, Panginoon. They're forced, Lord, minsan to compromise sa kanilang mga mahal sa buhay. We pray na si Rodin, Panginoon, ay mag tumayo sa kanyang buto, magkaroon siya ng buto, Panginoon, kasi na tulungan niyo po siya, Panginoon. Tiwala sa inyo, Panginoon. Mapaalaga rin po sila, mag-asawa, ganyan sila dumandong family, Ate Beng, iba po namin nga kasama dito, Lord, mga tatay, Panginoon, Ezekiel, Panginoon, walaan niyo rin po sila, Panginoon. Pumalahati, in Jesus' name we pray. Amen.